Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May katanungan mga kapatid. Pwede ba natin gamitin pangwudu o pang-ablution ang tubig na katulad ng aquarium na tinitirhan ng mga isda? At pwede ba natin pakinabangan o gamitin pangwudu ang tubig dagat? At ang mga nakatira sa tubig o tubig na tabang at tubig na dagat, pwede ba natin kainin? Kahit na ito po ay halimbawa, may mga pangil na kung saan po ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam na kainin ang mga hayop sa lupa na may mga pangil katulad ng unggoy, ng pusa, ng ahas at iba pang may mga pangil. Sa lupa, mahigpit na ipinagbabawal yon. Pero ang tanong, yung mga nakatira po sa tubig tabang at nakatira po sa tubig dagat, ay pwede ba natin kainin at pwede ba natin pakinabangan gamitin pangwudu po yung pong tubig ng tabang at tubig po ng dagat na kung saan po ay nagkaroon ng lasa na maalat. Una, kunin muna natin at pag-usapan muna natin ang mga lamang dagat. Ang lamang dagat po ay halal pong kainin kahit na ang mga namatay dito, kahit na ito pa may mga pangil, katulad ng mga pating at iba pang mga nilalamang dagat. At ganun din po sa lupa, sa tubig tabang, katulad din po ng buwaya, pwede rin pong kainin. Ang sinabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, at-tahuru ma'uhu, dalisay, pwedeng pangudo po, pwedeng pangligo ang tubig dagat, walhillu may tatuhu, at pwede pong pakinabangan ang mga nilalamang dagat. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, inihalal sa inyo, pinahintulutan sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga isda sa karagatan. At halal din sa inyo wa ta'amuhu, sabi ng ating mga ulama sa tafsir ng aya, wa ta'amuhu, pati ang mga namatay dito. Maliban po sa mga hayop na nakakapinsala o kaya ay pwedeng ikapahamak natin o may lason. Yung may mga lason o hindi makakabuti sa kalusugan at katawan natin, yun lang po talaga yung haram na kainin. Pero yung pong hindi naman po makakapinsala, katulad ng limbawa, wala, pag kinain mo yung buhaya, wala namang problema. Yung pating, wala namang problema. Halal po siya kahit na ito po ay may pangil. Kahit na ito po ay may pangil, ay halal po sa atin. Yun lang po ang kondisyon, basta hindi po makapinsala sa katawan natin o sa ating kalusugan. Tungkol naman sa pagwudo, pwede natin pang gamitin pangwudo at pangligo pang tubig dagat at ang tubig tabang. So hanggang dito lamang po, Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.